Ani ka anak, kailangan mo ba talagang sumama sa pangaso na yan? Yan ang tanong na bumungad sa akin noong ako ay makalabas ng aking silid upang ihanda ang aking mga gamit na dadalhin para mangaso. Napabuntong hininga naman ako nang dahil sa naging tanong ni Inaylita sa akin. Ayaw na ayaw niya akong pasamahin sa pangangaso sapagkat lubharaw yung delikado para sa akin. Ngunit kahit anong sabihin niya, ay wala akong pinakikinggan na kahit isa sapagkat kailangan ko ng salapi na maaari kong makuha bilang aking parte sa pakikilawak sa pangangaso na ito. Aminin man ni Inay o hindi, ay batid ko na nahirapan na siya sa kanyang pagtanggap ng mga labahin upang matustos ng lamang ang aming kakainin sa pang-araw-araw. Humarap ako kay Inay at sinalubong ang kanya nag-aalangang mga tingin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay bago ako nagsalita. Nay, alam mo naman po na ang gagawin kong ito ay para sa atin, hindi po ba? Naiintindihan ko naman, ngunit paano nalaman kung mapahama ka riyan sa gagawin mo? Masyado ka pang bata para sa mga ganyang bagay, Anika. Magtiwala lang po kayo sa akin, Nay. Magtiwala po kayo sa aking kakayahan na siyang minana ko pa't nakuha sa ginawang pagsasanay sa akin ni Itay Lando simula nung ako'y bata pa lamang. Yan nga rin ba ang isa sa ikinakatakot ko pa, Anika? Ano ba ang naging dahilan ng pagkamatay ng iyong Itay Lando? Hindi ba? At dahil sa pangangaso, kung kaya't siya ibinawian ng buhay? Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa bagay na yun, ha, Anika? Pero, Inay naman, kung hindi ko po ito gagawin, ay hindi po ako makakatulong po sa inyo. Sa mga gastusin dito sa bahay, kailangan ko po makatulong upang hindi na po kayo laging tumatanggap ng labada. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo na akong isipin dahil kaya ko pa. Hindi mo responsibilidad na maghanap buhay para sa akin. At mas lalong hindi mo responsibilidad na magsustento para sa gastusin natin. Ngunit hindi po ako maaaring pumirma na lang at wala pong gawin sa isang tabi. Kailangan niyo po na makakahalili. Marami pang ibang paraan upang ikaw ay kumita, Anika. Bakit hindi mo na lamang ako tulungan sa aking paglalabada? Kung nais mo talagang kumita ng sagayon, ay masiguro ko pa rin ang iyong kaligtasan. Alam ko po na alam ninyo kung gaano kalaking kinikita ng mga mangangaso kapag marami silang naibenta na laman at balat ng hayop. Naranasan nyo na puno ng maayos na buhay nung nabubuhay pa po si Itay at naghahanap buhay bilang isang mangangaso. Kung kaya't hayaan nyo na po sana ako na muling iparanas sa inyong marangyang buhay na yon. Napabuntong hininga naman si Inaylita nang dahil sa aking mga tinuran. Tila tinanggap na nito ang pagkatalo sapagkat kahit anong sabihin niya ay hindi niya mababago ang isipan ko. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, ha, Anika? Babalik din po ako kaagad, Inay. Magtiwala po kayo sa akin. Kung gayon, ay huwag ka munang umalis. May ibibigay lamang ako sa iyo sandali. Kukuhanin ko lamang sa aking silid. Tinanguan ko si Inaylita at hindi muna umalis sa aming bahay. Malapit nang magbukang liwayway, kung kaya naman hindi na ako mapakali. Sapagkat ako'y nakakatiyak na nagtitipon ng aking mga kasamahan sa napag-usapan naming tagpuan. Maya-maya pa, ay bigla na lamang bumalik si Inay na may daladalang pana at mga palaso. Hindi maaari. Ang pana at mga palaso na hawak-hawak ngayon ni Inay ay walang iba kung hindi ang sandata na noon ay laging ginagamit ni Itay sa tuwing siya ay mga ngaso. Nang makalapit sa akin si Inay, ay agad niyang iniabot sa akin ng pana at palaso na kanyang hawak-hawak. Namamangha ko itong pinagmasdan nang ito ay aking tuluyan ng mahawakan. Dalhin mo yan sa iyong pangangaso, Anika. Inang sandata na laging gamit ng iyong Itay Lando nung siya'y nabubuhay pa. Sa hindi ko malamang dahilan, ay na lamang ang tanging kagamitan na bumalik noon matapos yung mamatay. Hindi umano, ayon sa kanyang mga kasamahan. Bakit po ganyan kayo magsalita, Inay? Tila ba nais nyo pong iparating na hindi kayo naniniwala na aksidente lamang ang nangyaring pagkamatay ni Itay? Sapagkat yun ang totoo, kailan man ay hindi bumalik ang iyong ama na malala ang lagay sapagkat siya ay may angking husay sa pakikipaglaban. Mula bata pa lamang ikasakasama na ng kanyang amang iyong Itay Lando kung kaya't hindi ko kailanman tatanggapin na aksidente lamang ang kanyang naging pagkamatay. Kung totoo man po ang inyong mga salitang sinambit, Inay, ano naman po ang maaaring naging dahilan ng pagkamatay ni Itay? Hindi ko alam, Anika. Malihim naman talaga ang iyong Itay pagdating sa
usapin tungkol sa kanyang pangangaso. Sandali lamang, sino ba ang iyong mga makakasama sa pangangaso, Anika? Ang mga dating kasamahan po ni Itay sa pangangaso. Bakit po, Inay? Wala rin akong tiwala sa mga taong yan, sapagkat silang huling kasama ng iyong Itay ng araw na siya imamatay sa pangangaso. Hindi ko na ba talaga mababago ang iyong isipan, Anika? Nag-aalala ako sa maaari mong maranasan sa iyong pagsama sa pangangaso na yan. At mas lalo ako nag-aalala, sapagkat ang mga tao na iyong makakasama ay hindi mapagkakatiwalaan. Inay, bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na ito? Ang tungkol sa inyong hinala sa tunay ng pagkamatay ni Itay? Sapagkat hindi ko nais pang maalala ang masakit na alaala ng hinatid nila sa akin ng pana at mga palasong hawak-hawak mo at sabihin wala nang iyong Itay. At higit sa lahat, kilala kong ugali mo, anak. Alam ko na sa oras na malaman mo ang tungkol doon ay hindi mo natitigilan ang pag-imbestiga sa tunay na nangyari sa iyong Itay. Ngunit sino mag-aakala na papasukin mo rin pala ang pangangaso? Ngayon, kaya ko sinasabi sa iyong lahat ng to ay upang maging maingat sa mga tao na yung makakasalamuha at makakasama sa iyong pangangaso. Nakakaintindihan ba tayo, Anika? Kailangan mo maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Maliwanag ba? Naintindihan ko po kayo, Inay. Magiging maingat po ako. Pangako po yan. Uuwi po akong ligtas. Yun na lamang ang tanging bagay na aking naging tugon kay Inay matapos niya akong paalalahanan. At dahil nalalapit na ang pagsikat ng araw, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko nang tinahak ang daan patungo sa aming napag-usapang lugar ng tagpuan habang nagmamadali. Hanggang ngayon ay lumilipad pa rin ang aking isipan sa maraming bagay na may kinalaman kay Itay. May katotohanan ba ang mga tinuro ni Inay Lita na hindi lamang isang ordinaryong aksidente ang nangyari kay Itay? Ngunit paano ko naman ito mapapatunayan? Ang isa pa, totoo ba na hindi mapagpagkatiwala ng mga kasamahan ni Itay? At isa pa, totoo ba na hindi mapapagkatiwala ng mga kasamahan ni Itay Lando noon sa pangangaso na siyang aking magiging kasama sa pangangaso ngayon? Sa hindi malamang dahilan, ay tila kinabahan ako sa mga bagay-bagay na ito. Tila napakarami kong hindi nalalaman tungkol sa aking Itay at kailangan kong matuklasan lahat ng iyon. Hindi rin nagtagal ay nakarating na ako sa aming napag-usapang tagpuan. Doon ay sumalubong sa akin ang apat na mga kalalakihan na sa tingin ko ay kasing edad lamang ni Itay kung siya ay nabubuhay pa. Bawat isa sa kanila ay may hawak-hawak ng mga sibat sa kanilang mga kamay. Nakatingin sila sa akin ng masama at pagkatapos ay kaagad nila akong pinagalitan sapagkat nahuli na raw ako. Ngunit agad din naman na napawi ang mga seryosong tingin sa kanilang mga mata nang mapadako ang kanilang mga tingin sa pana na aking hawak-hawak at sa mga palaso na nakasabit sa aking likod. Tila ba may kung anong kabang bumalatay sa kanilang mga mukha? Bakit? Bakit ganoon na lamang ang kanilang naging reaksyon? Ano ang ibig sabihin nun? Isa ba ito sa mga patunay na tama nga ang hinala ni Inay? Ngunit hindi muna ako maaaring manghusga. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya kung totoo nga ba na sila ay may kinalaman sa naging pagkamatay ni Itay. Hindi na naman sila nagtanong pa at agad na sila nagsimulang sumakay sa kanila na may kalumaang sasakyan. Ako ang siyang pinakahuling umakyat at pagkatapos noon ay agad na rin naman nilang pinaandar ang sasakyan. Habang kami ay naglalakbay, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Tila ba may mali? Tila ba may masamang mangyayari? Ngunit kailangan ko na lamang ipagsawalang bahala ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Sapagkat kailangan ko ng salapi na kanilang ibabayad sa akin kung sakali man na makarami kami ng benta ng mga laman at balat ng hayop. Sa pagtagal ng aming paglalakbay, ay hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago ng aming kapaligiran. Tila mas sumusukal ang aming dinaraanan at mas kumakapal ang mga puno sa tabi. Higit pa roon ay mas dumidilim din dito. Sapagkat naharangan ng mga naglalaki ang sanga ng mga puno ang araw, kung kaya't hindi makapasok sa loob ang sinag nito. Ganito ba talaga lagi ang mga lugar na pinupuntahan noon ni Itay Lando sa tuwing sila'y mga ngaso? Kung sa bagay, ang mga hayop na maaaring ibenta ngayon
ay nasa mga masusukol na kagubatan. Hindi rin nagtagal ay tumigil ang aming sinasakyan sa bukana ng isang kagubatan. May karatula pa rito kung saan may nakasulat na bawal pumasok sa kagubatan. Ngunit hindi ito pinansin ng aking mga kasama na apat na lalaki. Bagkos ay naglabas pa ang isa sa kanila ng itak at walang sabi-sabing hinampas ang karatula na yon na siyang naging dahilan ng pagkasira nito. Nagulat ako ng dahil sa ginawa nito, ngunit hindi ko ito ipinahalata sa kanila. Ang mga mata nila ay walang bakas o bahid ng kahit na anong emosyon. Tila ba mga sanay na sila sa ganitong klase ng gawain? Hindi na ako nagtataka, sapagkat bata pa lamang ako ay magkakasama na sila kasama ni Itay. Tunay nga sinabi sa akin ni Inay na kailangan kong mag-ingat sa kanila. Hindi ko sila kakilala pa ng lubusan. Mga naging kasama lamang sila ni Itay noon. Ngunit hindi ko sila tunay na mga kakilala. Ang tanging alam ko lamang ay mga mangangaso rin sila. Kailangan kong maging alerto sa buong oras ng pangangaso na aming gagawin. Nagsimula na silang lahat na pumasok sa kagubatan. At noong ako na lamang mag-isa sa bukana, ay agad na rin akong sumunod sa kanila. Nanatili ako sa kanilang likuran at naisa ay wala akong kinausap sa kanila. Habang sila ay masasayang nagtatawanan, habang pinag-uusapan ang kanilang mga naging pangangaso noon. Ngunit ang aking ipinagtataka ay kahit isang kwento, wala silang nabanggit patungkol kay Itay. Wala man lamang silang nabanggit ng mga karanasan nila na kasama pa nila si Itay na siyang nakakapagtaka. Sinasadya ba nilang huwag isali si Itay Lando sa kanilang mga kwentuhan? O talagang nangyari ang kanilang mga pinag-uusapan nung wala na si Itay? Hindi ko na lamang pinakinggan pa ang kanilang pinag-uusapan at tahimik na sumunod sa kanila. Habang patagal ng patagal ang ginagawa namin paglalakad, ay siya rin unti-unting pagtakas ng liwanag sa aming kapaligiran. Mas kapansin-pansin ngayon ang paglubog ng araw. Hindi ko sukat akalain, sapagkat huli ko na nang napagtanto na inabot na pala kami ng hapon sa aming paghahanap ng hayop na aming maaaring hulihin. Sa tagal ng aming paglalakbay, ay wala pa rin kami nakita ni isang uri ng hayop. Dahil doon ay inabot na kami ng gabi sa loob ng kagubatan. Nawala ang aking pag-aalala nang sila ay maglabas ng mga kagamitan na maaari namin magamit sa pagtatayo ng pansamantalang tulugan. May bit-bit din silang mga tela na maaaring higan at gawing unan. Habang sila ay abala sa kanilang pag-aayos ng kanilang mga gamit na maaari nilang matulugan, ay bigla na lamang akong tinawag ng isa sa kanila. Nagtataka man ay lumapit pa rin ako sa kanilang kinaroroonan. Nang ako ay makarating sa kanilang kinatatayuan, ay doon nila ako kinausap tungkol sa aking hindi pagiging bahagi ng mga higaan na kanilang inihanda. Ayon sa kanila, ay kanya-kanya ang kanilang mga pagdadala ng kagamitan. Kung kaya, kung wala raw akong dala, ay ako nang bahala sa aking magiging diskarte upang maghanap ng lugar o pwesto na aking maaaring tulugan upang doon magpalipas ng gabi. Sa kadahilanan na wala talaga silang balak na ako ay patuloyin sa kanilang mga nabuong pansamantalang tulugan, ay agad na ako naghanap ng puno malapit sa kanila na maaari kong akyatin. Hindi rin nagtagal ay nakakita ako ng may kataasang puno. Ngunit para sa akin ay madali lamang naman itong akyatin. Sapagkat kasama sa pagsasanay na ginawa sa akin ni Itay noon, ang pag-akyat sa mga puno. Nang ako ay makaakyat sa itaas ng puno sa isa sa mga sanga nito, ay agad na ako naupo rito. At tahimik na pinagmasdan ng mga mangangaso na aking kasama ngayon. Masaya sila nagtatawanan habang nagkukwentuhan. At tila hindi man lamang sumagi ang aking kalagayan sa kanilang isipan. Ganito ba talaga kasama ang ugali ng mga taong minsang naging katuwang ni Itay sa kanyang pangangaso? Hindi ko na lamang sila pinagtuunan pa ng pansin at ipinikit ko na lamang ang aking mga mata upang magpalamon sa antok na siyang dumadalaw sa akin. Bago ako tuluyang lamunin ang kadiliman, ay ang umaalingaw-ngaw ng mga tawa ng aking mga kasamang mangangaso ang siyang aking huling narinig. Naalimpungatan ako sa isang malakas na pagaspas nang tila mga naglalaki ang pakpak na aking naririnig. Noong una hindi ko pa maimulat ang aking mga mata,
ngunit agad din ako napabalikwas nang aking marinig ang sigawan ng mga kasama kong mga ngaso. Sumilip ako sa kanilang kinaroroonan at ganoon na lamang ang pagsakop ng takot sa aking sarili, sa aking nasaksihan. Ang mga sigawan na aking narinig mula sa mga mga ngaso na aking kasama ay hindi dahil sa takot. Bagkos, tila sila'y mga natutuwa at nasasabik dahil sa nilalang na nasa kanilang harapan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman sa mga oras na ito nang dahil sa nilalang na ngayon ko lamang nasalayan sa buong buhay ko. Ang buong katawan nito ay nababalot ng mga itim at makapal na balahibo. Sa likod nito ay roon nakatubo ang dalawang naglalakyang pakpak na tila isang paniki. Hindi ko man gustong isipin na tama ang nasa isip ko, ngunit hindi ko maaaring itanggi na ang nilalang nakaharap nila ngayon ay isang aswang. Ito ba ang nilalang na kanilang hinuhuli sa bawat pangangaso na kanilang ginagawa noon? Ito ang siyang pinagkakakitaan ni Itaylando noon? Ang mga aso ng aswang? Hindi ako makapaniwala sa aking mga natuklasan. Kung gayon, ay hindi lamang pala isang simpleng mga ngaso ang aming ipinunta rito. Kung gayon, ay hindi lamang pala isang simpleng pangangaso ang aming ipinunta rito. Mali itong napasok ko. Sino mag-aakala na hindi hayop ang kanilang hinuhuli at pinapatay upang ipagbenta? Mas lalo lamang tumitibay ang aking paniniwala sa sinabi ni inay tungkol sa naging pagkamatay ni itay. Na hindi yun aksidente lamang, lalo pa at kitang-kita ng dalawa kong mga mata ngayon mismo ang paghayok ng mga mangangaso na minsan na naging katuwang ni Itaylando sa pangangaso na mapatay ang aswang sa kanilang harapan. Hindi rin nagtagal ay kaagad na sumugod ang aswang sa kiniroroonan ng aking mga kasamahan at inilabas nito ang kanyang mga matutulis na kuko. Susubukan pa sana ng aswang nakalmutin ang mga ito, ngunit agad siyang naunahan ng mga ito sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya ng mga sibat na hawak-hawak nila. Dahil doon ay hindi natuloy ang pagsugod ng aswang nang dahil sa pagkakasaksak sa kanya ng apat na sibat. Malakas na puwersa ang pinakawala ng mga pakpak ng aswang nang kanya itong ipagaspas upang makalayo sa mga lalaki. Dahil din doon ay agad na natanggal ang mga sibat ng mga mangangaso na nakatusok sa katawan ng aswang. Nagsimulang lumipad ang aswang palayo sa mga mangangaso, ngunit agad na naibato ng isa sa kanila ang kanyang sibat na siyang tumama sa isa sa kanang pakpak ng aswang na siyang naging dahilan ng pagkahulog nito sa hindi kalayuan. Nakatitiyak ako na hindi sila mahihirapan na hanapin ang aswang dahil hindi naman ito nakalayo sa kanila. Kung kaya't nasisiguro ko na ang katapusan ng aswang sa oras na maabutan siya ng mga mangangaso. Bago pa man matunto ng mga mangangaso ang aswang, ay agad na ako nagpatalon-talon sa sanga ng puno upang punta ng kinaroroonan nito. Hindi ko maintindihan, ngunit tila may nararamdaman akong awa sa nilalang na yon. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda sa amin, ay likas naman sa sama ang mga aswang. Kung kaya naman hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit ako nakakaramdam ng awa sa kanya. Sa aking nasaksihan kanina ay tila mas masahol pa ang mga mangangaso na yon sapagkat kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kasabikan sa pagpatay. Ang aswang ang siya nagmukhang biktima rito. Ngunit hindi ko pa rin maaaring ibaba ang aking pagiging handa at listo sapagkat maaari pa rin akong saktan ng aswang na yon dahil kasamahan ko ang mga mangangaso na tumutugi sa kanya ngayon. Hindi rin nagtagal ay akin ang natunton ang pinagbagsakan ng aswang na kanina lamang ay tumatakas. Nagbago na ang anyo nito. Ang kaninang nilalang na nababalot ng makapal at maitim na balahibo at may pakpak ng tila sa isang panike ay napalitan ng isang magandang babae na tila kasing edad lamang ni inay. Nakalugmok ito sa lupa at tila nahihirapan siyang gumalaw. Ang buong katawan nito ay punong-puno ng sugat mula sa mga sibat na tumusok sa kanya kani-kanina lamang. Maya-maya pa ay dumaing ito ng pagkalakas-lakas bago pa niya nakayanang tumayo. Hindi ko talaga maintindihan ang aking sarili sapagkat nakaramdam ako lalo ng pagkaawa sa aswang na aking pinagmamasdan. Tumalon ako pababa sa puno ng walang ginagawa na kahit na anong ingay. Bago ko sinubukan na lapitan ang aswang sa aking harapan,
Bago pa man ako makapagsalita, ay kaagad na ito nakaharap sa akin. At lumabas ang kanyang mga naglalakihang pakpak at paghaba ng kanyang matitilos na mga kuko. Huwag po kayo mag-alala. Wala po akong balak na saktan kayo. Ako po si Annika. Sinungaling. Kasamahan ka ng mga ngaso na siyang nanakit sa akin kanina. At ang patunay noon ay ang pana na yung hawak-hawak ngayon. Anong balak mo sa akin? Ha? Nais mo rin ba akong patayin tulad ng nais sa mga mangangasong yun? Humilahan po muna kayo. Sa katunayan po, inais ko po kayong tulungan. Hindi ko po alam kung bakit, ngunit nakakaramdam ako ng simpatya para sa inyong kalagayan. At sa tingin mo naman ay mabibilog mo ang aking ulo? Maghanda ka na, sapagkat papatay na kita diyan mismo sa kinatatayuan mo. Nagsimula nang sumugod sa akin ang babaeng aswang. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin, ay agad din siyang natumba sa lupa at muling bumalik sa kanyang likod ang kanyang mga pakpak. Ang kanya namang mga kuko ay nagsimula na ring bumalik sa normal nitong anyo. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang hirap na kanyang dinaramdam. Maya-maya pa ay nagsimula ko nang marinig ang mga yabag ng mga mangangaso na aking kasama. Masama ito. Hindi nila maaaring abutan ang babaeng aswang dito sapagkat yun na ang magiging katapusan niya. Alisto man at nakakaramdam ng konting kaba ay buong tapang kong nilapitan ng aswang na ngayon ay nanghihina at hindi magawa kahit ang pagtayuman lamang. Bago pa man makaangal sa akin ng babaeng aswang ay agad ko nang isinukbit sa aking balikat ang kanyang kanang kamay at nagsimula siyang tulungan na maglakad palayo sa lugar kung saan kami naroroon. Hindi kami aabot. Naririnig ko ang palapit na mga yabag nila. Kailangan kong maitago ang babaeng aswang na ito kung nais ko siyang mailigtas. Bago pa man tuluyang matunto ng mga kasamahan kong mangangaso ang aming kinaroroonan, ay agad kami nakapagtago ng babae sa likod ng isang malaking puno. Pagkatapos noon, ay roon ko isinandal ang babaeng aswang at dahan-dahan na sumilip sa mga mangangaso. Umaalingaw-ngaw ang kanilang mga tinig sa paghanap sa aswang. Sinasabi nila na huwag na itong magpakahirap na magtago sapagkat matutuntun at matutuntun din nila ito. At sa oras na mangyari yon, tsak na kamatayan lamang naghihintay sa babaeng aswang. Tumingin ako sa babaeng aswang at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang puot at inis. Bago pa man ito makagawa ng kahit na anong hakbang na maaaring maging dahilan ng pagkahuli sa amin, ay agad ko na siyang binulungan. Huwag na huwag po kayong magkakamaling gumawa ng kahit na anong ingay. Unais pa pong mabuhay tayong dalawa. Bakit mo ba talaga ito ginagawa? Anong yung pakay sa akin? Sa maniwala man po kayo o hindi, wala po akong ibang hangad kung hindi ang inyong kaligtasan. Kung gayon, ay bakit nga? Hindi ko nga rin po maintindihan. Ang tanging malinaw lamang po sa akin ngayon ay ang tsak na kapahamakan ninyong daranasin kung hindi ko po kayo tutulungan. Hindi naman kaagad na nakasagot ang babaeng aswang sa akin dahil sa aking mga tinuran. Maya-maya pa ay sasagot na sana siyang muli nang aming marinig ang mga tinig ng mga mangangaso na palapit ng palapit sa malaking puno na siyang aming pinagtataguan. Dahil doon ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas at lumalapit ang kanilang mga tinig. Nang ako ay makaisip ng paraan, kumuha ako ng isa sa mga palaso na nasa aking likuran at agad na ipinwesto ito gamit ang aking pana. Itinutok ko ito sa kabilang direksyon at nakita ko ang isang may kalakihang sanga na sa pamamagitan ng liwanag na ibinibigay ng buwan. Inasinta ko ang sanga na yon at bago pa man kami tuluyang matunto ng mga mangangaso, ay agad ko nang pinakawalan ng palaso na siyang tumama sa pagatong sanga na aking nais patamaan. Dahil sa palaso na aking pinakawalan, ay agad na nahulog ang sanga sa lupa at gumawa ito ng malakas na tunog. Nang marinig ng mga mangangaso ang ingay na yon, ay kaagad silang umalis sa aming kinaroroonan at mga pandalas na tumakbo patungo sa pinagmulan ng ingay. Nang tuluyan na makalayo sa amin ng mga mangangaso, ay roon lamang ako nakahinga ng maluwag. Nang tingnan ko ang babaeng aswang, ay ganoon din naman siya. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan.
Maya-maya pa ay tumingin siya sa pana na aking hawak-hawak. Tumingin siya sa akin na nakakunot ang kanyang mga kilay at muling ibinaling sa pana ang kanyang paningin. Maaari ko bang mahawakan ang iyong pana? Maaari naman po. Nagtataka man ay iniabot ko pa rin sa babaeng aswang ang aking pana. Nang kanya itong mahawakan ay marahan niyang pinagmasdan at hinaplos ang bawat parte nito na tila tinitingnan niya ang bawat detalye. Tumingin muli sa akin ang babaeng aswang bago nito napagdesisyon ng ibalik sa akin ang pana ni Itay. Ako nga pala si Laura. Ikaw si Annika, hindi ba? Ako nga po Ate Laura. Ang panang yan, saan mo yan nakuha? Galing po ito sa aking ama. Bakit po ate? Bakit po kung titigan niyo ang pana na ito ay tila kilalang kilala niyo na po ito? Kilalang kilala ko ang pana na yan sapagkat akong gumawa niyan at iisa lamang ang aking pinagbigyan ng pana na yan. Si Lando. Kilala mo ba si Lando? Siya po ang aking ama. Paano niyo po nakilala si Itay? Si Lando ay isa sa mga mahalagang tao sa buhay ko sapagkat siya ay walang iba kung hindi ang aking kapatid. Nabigla ako sa mga tinura ni Ate Laura. Kung gayon, siya ay aking tiyahin. Ngunit paano nangyari yun? Paano naging magkapatid sila ni Itay Lando? Gayong hindi ko naman nakitaan ng kahit na anong sinyalis ng pagiging isang aswang si Itay. Nagkakamali po yata kayo. Hindi po aswang si Itay. Hindi ako maaaring magkamali, Annika. Ang pana na yung hawak-hawak ngayon ay siyang aking ginawa matagal na panahon na nakakalipas. Kung totoo man pong sa inyo po ito, baka naman po ibang Lando po ang inyong tinutukoy. Kasi po, minsan wala po akong nakitang sinyalas ng pagiging aswang ng aking ama. Hindi mo talaga siya makikitaan ng sinyalas ng pagiging isang aswang sapagkat simula na siya ilumisan sa aming lugar. Pinangako niyang kahit kailan ay hindi na niya gagamitin ang kanyang kapangyarihang taglay bilang isang aswang. Bakit po lumisan si Itay? Lumisan siya sapagkat hindi natanggap ni na ama at ina ang kanyang pag-ibig sa isang mortal na tao. Simula rin noon, kinalimutan na niya ang kanyang pagkakaroon ng dugong aswang bilang kanyang nakakatandang kapatid. Wala akong ibang hangad kung hindi ang ikabubuti niya. Kung kaya naman ay tinulungan ko siyang makatakas noon. Bago pa man siya tuluyang makaalis, ay ibinigay ko sa kanyang pana na yan. Hindi ako makapaniwala sa kwento na inilahad sa akin ni Ate Laura. Sino mag-aakala na si Itay Lando ay isa palang nagkukubling aswang? Ngayon ay mas lalong dumami ang mga tanong na nais kong mahanapan ng kasagutan sa aking isipan. At sa tingin ko ay si Ate Laura lamang ang tanging makakasagot nitong lahat. Kung ganun po, ay isa rin po ba akong aswang? Katulad ninyo ni Itay, Ate Laura? Isang kalahating tao at kalahating aswang, Annika. Bilang isang tao na may dugo ng isang aswang, tinataglay mang pambirang lakas at liksi ng mga aswang. Malabo po yan, Ate Laura. Wala po sa akin ang sinasabi niyo lakas at liksi. So ngayon, wala pa. Ano pong ibig niyo sabihin? Upang lumabas ang iyong kapangyarihan bilang isang aswang, kailangan mo nang malagay ang iyong buhay sa panganib. Magkaiba kasi ang proseso ng pagiging isang ganap na aswang sa pagitan ng isang aswang at kalahating aswang. Ang mga kalahating aswang ay kailangan mo nang humarap sa kamatayan upang lumabas ang kanilang pagiging aswang. Kung gayon po, ay kailangan ko pala po munang mapahamak kung nais kong magamit ang kapangyarihan na tinataglay ng isang aswang. Ganun na nga, Annika. Ngunit huwag ka mag-alala sapagkat hanggang ako ay nasa iyong tabi, hinding-hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Nabago ang aking nais na sabihin kay Ate Laura nang mapansin ko ang kanyang mga sugat sa kanyang katawan. Ate Laura, ang mga sugat niyo po, magaling na. Isa yan sa mga kayahan natin mga aswang, Annika. Kaya natin pagalingin ang ating mga sarili nang mas mabilis kumpara sa mga normal na tao. Ate Laura, may nais po pala akong itanong tungkol sa pagtamunin niyo ng mga sugat kanina. Ano yan, Annika? Bakit po tila mahina kayo sa labanan ninyo kanina? Tila kayang-kaya po nila kayong paslangin. Gayong mga tao lamang po sila. Sapagkat ang kanilang mga sibat na daladala ay mayroong pangontra laban sa mga aswang. Hindi ko alam kung paano nila nalagyan ng pangontra laban sa aswang ang kanilang mga sibat.
Matagal na panahon ko na silang nais tugisin. Ngunit hindi ko sukot akalain na hindi pa rin pala sapat ang aking lakas upang labanan ng pangontra na sa kanilang mga sibat. Tama po ba ang aking narinig na matagal na panahon nyo na po silang nais tugisin? Oo, Anika. Tama ang iyong narinig. Bakit po, Ate Laura? May kasalanan po ba silang nagawa sa inyo upang naisin nyo po silang paslangin? Kung gayon ay wala ka palang kaalam-alam sa kahindik-hindik na dinanas ng iyong itay sa kamay ng mga mangangaso na yon? Ano po ang inyong nais ipahiwatig, Ate Laura? Ang aking kapatid na si Lando ay nagkaroon ng trabaho at yun ay walang iba kundi ang pagtugis sa mga masasamang aswang. Ayos lamang sa akin yun, sapagkat yun naman talaga ang tungkulin ng ating pamilya. Ang pumaslang ng mga aswang na nagpapalaganap ng kasamaan sa mga tao. Ngunit dumating ang isang araw kung saan nakilala ng iyong itay Lando ang tunay na kuli ng mga mangangaso na siya minsan niyang naging katuwang sa pagpatay sa mga masasamang aswang. Ang mga mangangaso na yon ay walang pinipiling papaslangin. Kahit mabubuting aswang ay hindi nila pinapalampas. Basta't aswang ka, papatayin ka nila. Dahil labag ito sa kalooban ng iyong ama, tumutol siya sa mga ito. Kinilaban niya mga mangangasong yun, ngunit hindi siya nagtagumpay sapagkat naunahan siyang masaksak ng sibat ng mga ito na mayroong pangontra laban sa aswang. Nahuli ako nang dating noon, hindi ko na inabutan pang humihinga si Lando. Ang tanging inabutan ko lamang ay ang kanyang walang buhay na katawan at puno ng saksak galing sa mga sibat. Sinubukan kong habulin ng mga mangangasong yun, ngunit malaon ang nakaalis ang kanilang sasakyan. Napasandal ako sa puno na aming pinagtataguan ngayon. Bunsod ng aking narinig mula kay Ate Laura. Tama nga ang sinabi sa akin ni Inay. Bago ako umalis sa amin, hindi lamang isang aksidente ang nangyaring pagkamatay ni Itay. Ang mga mangangaso na kanyang kasama noon ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi ako makapaniwala. Paano nila ako nagawang tingnan at kausapin? Gayong alam nila na sila ang may kasalanan kung bakit ako nawala ng ama. Hindi man lamang ba sila inuusig ng kanilang mga konsensya? Naramdaman ko ang pagdampi ng kamay ni Ate Laura sa aking balikat na siyang naging dahilan ng aking paglingon sa kanya. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang lungkot, paghihinagpes at pagkapuot. Hinawakan ko ang kamay ni Ate Laura at tumingin sa kanya na may determinasyon sa aking mga mata. Kung gayon, ay may katotohanan po pala mga tinuran sa akin, Inay. Totoo po pala na hindi lamang basta isang aksidente ang naging pagkamatay ni Itay. Pinatay ng mga mangangaso yun si Itay. Pagbabayaran nila ang kanilang ginawa, nagbabayad sila. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Magkasama tayong maghihiganti, aking pamangkin. Hindi ko ahayaan na mayroon pa sila mga inosente mga buhay ang mapaslang. Sinimulan ko ng muling umakit sa mga puno at kaagad naman na nagbago ang anyo ni Ate Laura, ngunit hindi niya inilabas ang kanyang mga pakpak. Umakit na rin ang puno si Ate. At ngayon nga ay magkatabi na kami. Sabay kami nagpatalon-talon sa mga sanga ng mga puno upang hanapin ang kinaroroonan ng mga mangangaso naming naespaslangin ngayon ni Ate Laura. Hindi rin nagtagal ay natuntun na rin namin ni Ate Laura ang kinaroroonan ng mga mangangaso na siyang pumaslang kay Itay. Ang mga ito ay nagtatakang nakatingin sa palaso na ngayon ay nakatusok sa sanga na nahulog kanina. Nagkatinginan silang lahat bago nagtiimbagang. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagsalita ang isa sa kanila. Ayon sa kanya ay naisahan ko raw sila. Alam na nila na wala ako sa kanilang panig. Ang mas nagpatindi ng aking galit ay ang kanilang pagsambit na ako ay kanilang papaslangin, kagaya ng kanilang pagpaslang kay Itay. Hinding-hindi ako makakapayag sa kanilang binabalak gawin. Gagawin ko ang lahat upang dito na magtapos ang kanilang kasamaan. Inasinta ko ng aking palaso ang isa sa kanila bago ito pakawalan. Ngunit sa aking hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang nitong nagamit ang kanyang sibat at agad na hinampas ang palaso na aking pinakawalan. Tumingin ito ng masama sa kinaroroonan ko at tila alam niya na sa direksyong ito nang galing ang palaso na aking pinakawalan. Mukhang hindi pala magiging ganoon kadali ang aking magiging paghihiganti sa kanila. May ibubuga sila at yun ang aking nasisiguro. Pagkatapos lumingon sa akin ang isang mangangaso,
na siyang aking naisanang patamaan ng palaso, ay agad din namang sumunod ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan. Tumingin sila sa akin kinaroroonan ng masama na tila ba nakikita nila ako sa akin pinagtataguan. Maya-maya pa inaglabas ang isa sa kanila ng palakol at walang pasabing inihagis ito sa kung saan ako naroroon. Muntik na akong matamaan ito kung hindi lamang ako kaagad na nahila ni Ate Laura upang makaiwas. Nagkatinginan kami ni Ate at agad na nagtanguan na tila naiintindihan namin na ang nais ipahiwatig ng isa't isa. Agad kami naghiwalay at nagpatalon-talon muli sa mga puno sa magkaibang direksyon. Narinig din namin ang mga boses ng mga mangangaso na tila naghiwalay. Dalawa ang nakabuntot sa akin at dalawa din ang nakabuntot kay Ate Laura. May mali. Hindi ko maintindihan. Ngunit imposible na malaman nila may kasama ako at naghiwalay kami. Paano nila nalalaman ang aming bawat kilos? Sino ang tumutulong sa kanila? Nagpatuloy lamang ako sa aking pagtalon-talon sa mga sanga ng mga puno. Nang bigla na lamang na isa na namang palakol ang tumusok sa katawan ng puno sa aking harapan na siyang naging dahilan upang ako imawalan ng balanse at mahulog. Ngunit bago pa man ako tuluyang bumagsak ay agad ako nakakapit sa isang sanga na naputol din kalaunan. Ngunit siya nakatulong sa akin na hindi maging ganoon kataas ang aking pagbagsak. Pagkatayo ko ay agad na bumungod sa aking harapan ng dalawa sa mga mangangaso na aking kasama kanina lang. Ang kanilang mga labi ngayon ay nakangisi. Dumila pa ang isa sa kanila. Sa kanyang labi na siyang nagpasama lalo ng aking ekspresyon. Mga manyak sila. Dahan-dahan silang lumapit sa akin at inihanda nila ang kanilang mga sibat. Sumugod sila ng sabay sa akin at sinubukan akong saksakin gamit ang kanilang mga sibat. Ngunit agad ko rin namang naiwasan ang kanilang mga atake. Pagkatapos noon, ay agad akong tumakbo patungo sa isang puno at malakas ko itong tinuunan at humarap sa mga mangangasong humahabol sa akin at magkasabay ko silang binigyan ng malakas na sipa. Bahagya naman silang napaatras dahil sa aking ginawa, kung kaya't ginamit ko ng pagkakataon na yon upang tumakbo palayo sa kanila. Habang ako ay tumatakbo palayo sa kanila, tumalikod ako paharap sa kanila. At inasinta ko sila habang ako ay tumatakbo. Nang masiguro ko na nakatutok na sa kanila ang aking palaso, ay agad ko itong pinakawalan. Ngunit sa aking pagkadismaya, ay muli na naman nila itong naiwasan. Kakaibang kanilang angking galing at kahusayan sa pakikipaglaban. Nagagawa nilang sabayin ang bilis ng aking mga palaso. Paano nila nagagawa yon? Tila ba may kakayahan sila na aswang lamang ang mga nagtataglay? Kailangan kong malaman kung saan nanggagaling ang kanilang tinataglay na lakas at likse. Kung itong dalawang ito ay may pambirang lakas at likse. Nasisiguro ko na hindi magiging madali ang laban ni Ate Laura sa dalawa pang mangangaso na humahabol sa kanya. Kailangan ko mag-isip ng malalim. Anong pinanggagalingan ng kanilang mga lakas? Habang tumatakbo ako, ay hindi ko namalayan na ang daan na aking tinatahak ay patungo na pala sa isang bangin. Bago pa man ako mahulog sa bangin sa aking harapan, ay agad ko napigilan ang aking sarili sa pagtakbo. Babalik na sana ako sa aking tinahak na daan. Ngunit doon ay sumalubong sa akin ang dalawang mangangaso na kanina pa humahabol sa akin. Kapwa pareho nakangisi ang dalawa sapagkat nahuli na nila ako dahil wala na akong iba pang matatakbuhan. Patuloy lamang ang dalawang mangangaso sa paglapit sa akin. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang umatras hanggang sa wala na akong maatrasan. Sapagkat nasa dulo na ako ng bangin, muli akong kumuha ng dalawang palaso sa aking likuran kung saan naroroon ang lagayan nito at agad ko ito na itinutok sa dalawang mangangaso na nasa aking harapan. Tumawa sila ng tumawa na tila wala ng bukas dahil sa aking ginawa. Marahil iniisip nila na wala rin namang mangyayari sa akin sapagkat kayang-kaya nila itong iwasan. Kahit na alam ko na ang kahantungan ng aking mga palaso, ay pinakawalan ko pa rin ito patungo sa dalawang mangangaso. Kahit na anong bilis ng mga palaso na yon, ay nagawa pa rin nila itong iwasan sa pamamagitan ng pagtalon sa kanilang gilid.
At ginamit ko naman ang pagkakataon na yon upang tumakbo pabalik sa aking dinaanan. Akala ko ay tuluyan na ako makakatakas, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nakaramdam ako ng isang matalas na bagay ang siyang tumusok sa aking likuran na siyang naging dahilan ng aking pagtilapon sa lupa. Nang lingunin ko ang aking likuran ay doon ko nakita ang isang maliit na palakol na siyang nakatarak sa aking likod. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na dumaing ng dahil sa sakit na idinulot nito sa akin. Ngunit kahit na ganoon ay pinili ko pa rin ang aking sarili na gumapang sa lupa upang makalayo sa mga mangangaso na ngayon ay palapit na ng palapit sa akin habang may nakapaskil na mga gisi sa kanilang mga labi. Nang tuluyan na silang makalapit sa akin ay hindi na ako nakasigaw pa sa bilis ng pangyayari sapagkat walang habas nila akong pinagsasaksak gamit ang kanilang mga sibat sa iba't ibang parte ng aking katawan. Naramdaman ko ang pagdali ng sakit at hapdi ng mga pinsala na tinamo ng aking katawan. Ngunit hindi ako makasigaw sapagkat dire-diretso lamang ang kanilang ginagawang pagsaksak sa akin. Maya-maya pa ay tumigil na sila at dinuraan pa ako tinadyakan bago nila ako tuluyang iniwanan. Naramdaman ko ang pagdali ng masaganang dugo mula sa mga saksak na nasa aking katawan at hindi ko na maigalaw pa ang aking katawan dahil sa pangihina. Tanging ang tahimik lamang na pagtangis ang siyang aking nagawa at tuluyan ko nang tinanggap ang aking kapalaran. Unti-unti ko nang nararamdaman ang pagbigat ng talukop ng aking mata nang dahil sa pagod at hirap na aking nararamdaman. Nagbigla na lamang may kung anong puwersa ang siyang kumalat sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila nagkaroon ako ng panibagong lakas na siyang nagpamulat ng aking mga mata. Nang tingnan ko ang aking mga tinamong sugat, ay doon ko nakita ang unti-unti nilang paghilom at pagsara. Naramdaman ko ang malakas na bugso ng enerhiya sa loob ng aking katawan. Ito na kaya ang sinasabi ni Ate Laura na tungkol sa aking pagiging kalahating aswang? Nalalabas lamang ang aking kapangyarihan bilang isang aswang sa oras na kaharapin ko ang kamatayan. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan ang aking kabuuan. Butas-butas ang aking kasuotan, ngunit wala nang kahit na anong bahid ng sugat dito o peglat na makikita. Humanda sa akin ang mga mangangasong yon. Ngayon na nasa akin ang lakas at liksi ng isang aswang. Sisiguraduhin ko na makakapaghiganti na ako sa kanila. Tumalon ako ng napakataas at bumagsak ng marahan sa isa sa mga sanga ng puno. At pagkatapos ay agad ako nagpalipat-lipat sa mga sanga upang mabilis na matuntun ang kinaroroon ng mga mangangaso. Hindi rin nagtagal sa aking palipat-lipat na pagtalon sa mga sanga ay naabutan ko ang apat na mangangaso na magkakasama habang pinalilibutan nila si Ate Laura na ngayon ay puro dugo na ang katawan at hindi na kaya magpalit ng anyo bilang isang aswang. Nagtatawanan silang lahat at balak na sana nilang saksakin si Ate Laura ng kanilang mga sibat. Nang agad ako nakakuha ng dalawang palaso at itinutok ito sa sibat sa dalawa sa kanila. Pagtama ng aking dalawang palaso sa kanilang mga sibat ay agad itong tumalsik. Agad naman akong bumunot muli ng dalawang palaso at pinatamaan ko rin ang sibat ng dalawang mangangasong natitira. Dahil din doon ay tumalsik ang kanilang mga sibat. Bubunot pa sana ako ng palaso, ngunit wala na akong maramdaman sa aking likuran. Mukhang naubos ko na ang aking mga dalang palaso. Tumalon ako kung saan naroon si Ate Laura. At agad kong binigyan ng tigiisang sipa ang mga mangangaso na yon. At sa aking pagtataka ay agad silang tumalsik ng malayo. Tila ba nawalan sila ng lakas at likse upang kalabanin ako. Pagkatapos noon ay agad kong hinawakan si Ate Laura sa kanyang mga balikat. At tumalon ng mataas sa mga sanga ng puno upang itaka siya. Nang masiguro ko na nakalayo na kami ni Ate Laura, ay kaagad ko siyang tinanong kung ayos lamang ba siya. Ate Laura, ayos lamang po ba kayo? Oh, Anika, huwag mo akong alalahanin. Teka lang, ang iyong enerhiya ay nag-iba. Huwag mong sabihin na. Opo, Ate Laura, lumabas na po ang aking kapangyarihan bilang isang kalahating aswang. Kung gayon, ay hinarap mo ng kamatayan kanina?
Opo, naabutan po nila ako at doon nila ako pinagsasaksak gamit ang kanilang mga sibat. Ate Laura, may kakaiba po sa kanila. Kaya nila makipagsabayan sa lakas at liksin ng isang aswang. At napatunayan ko po yun na magawa nilang maiwasan ang aking mga palaso na tila ba nababagalan pa sila sa mga ito. Kung gayon, ay hindi ko natupad ang aking pangako upang protektahan ka. Huwag niyo na pong isipin nyo natin, Laura. Ang kailangan po natin mapagtuunan ng pansin ay kung saan po nanggagaling ang kanilang mga lakas at liksi. Noong una'y nagtataka rin ako kagaya mo, Anika. Ngunit ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Nakita mo naman kanina na nakayanan mo silang patalsikin sa pamamagitan ng iyong isa-isang pagsipa sa kanila, hindi ba? Yun po ang aking ipinagtataka, Ate Laura. Tila ba naging mahina sila mga mortal ulit? Ano po ba talaga nangyayari? Ngayon ko lamang napagtanto ang lahat. Ang mga sibat na kanilang hawak ay kayang kumuha ng lakas at liksi ng mga aswang na napapas lang nila gamit ang mga yon. Iyon na rin marahil lang siyang naging dahilan ng pagkamatay ng iyong ama na si Lando. Dahil sa kanilang mga sibat. Kanina inapatalsik mo ang kanilang mga sibat. Kung kaya naman ang kanilang mga kakayahan ay bumalik sa dati. Kung gayon, ay may pag-asa po tayo mag-api sila basta't maihiwalay lamang po natin sa kanilang mga sibat. Ganun na nga, Anika. Hindi lamang po pala basta pangontrang mayroon sa kanilang mga sibat. Ang magiging problema na lamang po natin ay kung paano natin maihiwalay sa kanilang mga sibat. Gayong hindi po natin yun kayang hawakan sapagkat may pangontra ngayon. Marahil ay hindi ngayon kayang hawakan ng mga aswang. Ngunit Anika, nakakalimutan mo yata na isa kang kalahating tao at kalahating aswang. Hindi ka masasaktan kahit hawakan mo ang sibat nila. Sapagkat makikilala pa rin ng mga sibat ang pagkakaroon mo ng dugo ng isang tao. Kung gayon, ay tara na po Ate Laura. Kailangan po nating matuldukan ang kanilang kasamaan ngayon. Ngayon din po mismo. Sumasang-ayon ako. Magaling na naman ang aking mga sugat na natamo, kaya halika na. Nagsimula na magpalit ng anyo si Ate Laura sa aking harapan. Ang kanyang katawan ay muling nabalot ng makakapal na itim na balahibo. Samantalang ang kanyang mga kuko naman ay humaba at naging matulis. Pinakiramdaman ko ang aking sarili at may naramdaman akong kakaibang gumagalaw sa aking mga buto. Ang aking mga kuko ay humaba rin katulad kay Ate Laura. Ngunit wala akong makakapal na itim na balahibo. At maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagtubo ng kung ano sa aking likod. Nang ito'y aking lingunin, doon ko nakita ang buntot na tila buntot ng isang pusa na kulay itim at may kahabaan. Nagkatingin kami ni Ate Laura bago kami sumugod sa kinaroroon na ng mga mangangaso. Sa pagbabago ng aking anyo ay mas naramdaman ko ang aking pagiging aswang. Tila na sa akin ang kagalingan kumilos ng tahimik na tinataglay ng isang pusa. Mas nagagawa ko ngayon magpalambitin sa mga sanga ng mga puno na hindi natatakot. Sapagkat ramdam ko sa aking sarili na hindi ako magpapatalo at kaya ko ang aking sarili. Hindi na nagtagal inatunto na namin ang kanilang kinaroroonan. Naroon pa rin sila sa lugar kung saan ako iniligtas kanina ni Ate Laura. Nagpupulong-pulong sila. Naroon pa rin sila sa lugar kung saan ko niligtas kanina si Ate Laura. Nagpupulong-pulong sila tungkol sa kanilang pagtugis sa amin. Tama nga ang hinala ni Ate Laura. Sapagkat ngayon nga ay kanilang nabanggit ang tungkol sa kanilang mga sibat. Sa kanilang mga bibig na mismo nang galing na kahit na anong mangyari ay hindi maaaring mawalay sa kanilang mga sibat. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit lagi mga palako lang kanilang hinahagis. Yun ay sa kadahilan ng mga mahihina sila kung wala sa kanilang mga sibat. Inilabas ni Ate Laura ang kanyang mga pakpak at agad na sumugod sa mga mangangaso. Nang masaksihan ko ito, ay agad na rin akong tumalon kung saan naroroon ang mga ito. Pinagtulungan ng dalawang mangangaso si Ate Laura at nakita ko ang dalawa pa na nakapwesto na sa kanyang likuran. Bago pa man makalapit ang mga ito sa kanya, ay agad na rin akong tumakbo palapit sa kanila at mabilis na binigyan sila ng malalakas na sipa. Napaatra sila ng bahagya dahil sa sipa na aking iginawad sa kanila. Totoong kakaibang lakas ang ibinibigay sa kanila ng kanilang mga sibat.
sabagkat kung kanina ay mabilis ko lamang silang napatalsik, ngayon ay tila mga pader na ang aking kalaban. Sumugod silang dalawa sa akin at sinubukan akong pagsasaksakin. Ngunit bilang nasa akin ang katangian ng isang aswang, ay mabilis ko lamang na naiiwasan ang mga ito. Maya-maya pa, ay muntikan na akong masaksak ng kanilang mga sibat. Mabuti na lamang, at mabilis kong nasalo ang mga ito at napigilan ko ang kanilang tuluyang pagsaksak sa akin. Tama nga ang sinabi ni Ate Laura, hindi ako nasasaktan sa aking paghawak sa mga sibat. Kinikilala ng mga ito ang aking pagkakaroon ng dugong tao. Nakita ko naman ang pagrehistro ng gulat sa mga mata ng dalawang mga ngaso na aking kalaban. Sapagkat hindi ako nasasaktan sa kanilang mga sibat, gayong may pangontra ang mga ito sa aswang. Gamit ang aking buong lakas, ay pinaikot-ikot ko silang dalawa na siyang naging dahilan ng kanilang pagtalsik na dalawa. Habang hindi pa sila nakakabawi sa pagtalsik, na ako ang may gawa, ay agad ko nang pinutol ang dalawang sibat na hawak-hawak ko na siyang naging dahilan ng malakas na pagsigaw ng dalawang mga ngaso na kalaban ko. Dahil sa kanilang nasaksihan, ay agad silang binalot ng takot at nagsimulang tumakbo palayo sa akin. Kung inaakala nila na ganoon-ganoon na lamang yon at tahayaan ko silang makatakas ay doon sila nagkakamali. Agad akong tumakbo patungo sa kanilang direksyon. Nang ako ay tuluyan na nakalapit sa kanila, ay walang awa kong dinukot ang kanilang mga puso na siyang bumuta sa kanilang dibdib. Pagkatapos noon, ay diretso kong winasak ang kanilang mga puso sa kanilang harapan. Nang lumingon ako kay Ate Laura, ay doon ko siya nakitang nahihirapan sapagkat nasasaktan siya sa mga sibat dahil sa pangontra ng mga yon. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kanila at nang tuluyan na ako makalapit sa kanila, ay binigyan ko ng tig-isang sipa ang mga sibat na kanilang hawak na siyang nagpatalsik sa mga ito. Ganun na lamang ang pagkatakot nilang dalawa dahil sa nangyari. Susugod na sana ako sa kanila upang sila ipaslangin. Ngunit mabilis na nakalipad si Ate Laura patungo sa kanilang kinaroroonan at mabilis nang kinain ng mga ito na siyang aking labis na ikinagulat. Ate Laura, bakit mo sila kinain? Akala ko ba ang tungkulin ng ating pamilya ay ang pigilan ng mga masasamang aswang sa pagpapalaganap ng kasamaan sa mga tao? At naniniwala ka naman sa aking mga tinuran, Anika? Totoo ang aking mga sinabi sa'yo, maliban lamang sa pagiging magkasundo namin ni Lando. Ayaw ni Lando sa gawain namin na pumatay ng mga tao, kung kaya't inuwanan niya kami. Ngunit dahil sa mga mga ngasong yan, nahihirapan akong manguha ng mga tao na aking bibiktimahin. Totoo masasama ang ugali ng mga ngasong yan. At sila rin ang pumatay kay Lando. Ngunit may hindi rin kami pagkakaunawaan ni Lando. Ginamit lamang kita, Anika, upang mawala na sa akin landas sa mga maruruming mga ngaso na yan. At para sabihin ko sa'yo, naroon ako ng gabing bawian ng buhay ang iyong itay Lando. Kitang kita ko kung paano siya pinatay ng mga mga ngaso na yan. At talaga namang nasiyahan ako, sapagkat isa ring tinig sa aking lalamunan ng iyong ama. Kaya naman, hinayaan ko siyang mamatay. Ang nakabibinging tawa ni Ate Laura ang siyang bumalot sa buong kapaligiran. Ngunit agad din namang naputol ang kanyang paghalakhak nang bigla na lamang pumulupot sa kanya ang aking buntot na biglang humaba. Iniangat ko siya gamit ito at tiningnan ko siya na may ngisi sa aking labi. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat? Anong ibig sabihin nito? Una pa lang, alam ko nang yung tunay na pagkatao, Ate Laura. Alam ko rin na ang mga mga ngaso na yan ang siyang pumatay kay Itay Lando. Kung gayon, ay bakit ka nagpanggap na wala kang alam? Dahil kayong lahat ay parte ng plano ko. Nung gabi mamatay si Itay, naroon ako. Pinipigilan ko ang aking mga luha upang walang makarinig sa akin. Inilayim ko sa lahat ang totoong rason ng pagkamatay ni Itay. Kahit mismo kay Inay, itinago ko. Nakita rin kita nung gabing yon. Alam ko na maaaring mag-cross muli ang ating landas kasama ng mga ngaso at kailangan na mangyari yon. Sapagkat nasa iyong kasagutan kung paano ko mapapakawalan ng aking kapangyarihan bilang isang aswang. Ginamit lamang kita upang makuha ko ang kapangyarihan na ito. Hinayaan kitang isipin na nagamit mo ako habang wala kang kaalam-alam na ikaw mismo ang umiikot sa mga palad ko. Nagkakamali ka, Anika. Sinusubo ko lamang yung loob. Hindi ako isang masamang aswang.
Huwag ka nang magkaila pa, Ate Laura. Ito na ang iyong magiging libingan. Pinahigpit ko ang pagkakapulupot ng aking buntot sa katawan ni Ate Laura. Hanggang sa hindi na ito nakayanan ng kanyang katawan at sumabog ang kanyang mga lamang loob. Bago ako pumasok sa isang sitwasyon, palagi na ako may nakahandang plano kung paano ako makakaalis. Nagkamali si Ate Laura ng kanyang ginamit sapagkat lahat ng aking mga hakbang ay aking pinag-iisipan. Ngayon ay mapapanatag na ang aking kalooban sapagkat naipaghiganti ko na rin si Itay sa mga naging dahilan at nasa likod ng kanyang kamatayan. Nilapitan ko ang puso ni Ate Laura na hanggang ngayon ay tumitibok pa rin. Itinaas ko ang aking kanang paa at walang pasabing tinapakan ito na siyang naging dahilan ng pagsabog nito. Ngayon, sigurado na ako na hindi na siya makakabalik pa.